So sa video ngang ito ay gagawa tayo ng NBA recap. Kung ano ba nangyari at ano ang mga resulta sa nangyari na NBA games ngayong umaga ito. Para sa ating unang game, ang Chicago Bulls at Toronto Raptors ay nagharap nga. Nanalo nga dyan ang Chicago Bulls 122-113. Ang nanguna para sa Bulls ay ang kanilang dalawang superstar na si Zach LaVine at si Nikola Vucevic. Parehas nga silang may dalawang 22 points. Kaso ito ng Zach LaVine ay nag-ambag nga ng 13 assists sa kanyang team at ng 6 rebounds. Si Nikola Vucevic ay may 7 rebounds at 4 assists. Pero halos ang buong team nga nila ay maganda ay pinakita offensively. Si Lauri Markkanen may 18 points, si Kobe White may 15 points, si Thaddeus Young may 11 points at si Patrick Williams ay may 11 points din. So 7 players ang umiscore ng double digits sa kanila. So kapag ganun siguro ang performance ng team mo ay syempre mananalo nga kayo. At sa Toronto Raptors naman, si Chris Boucher ay nag-drop nga ng kanyang career high na 38 points. At hindi lang siya basta 38 points, meron nga siyang 19 rebounds. Tapos 14 out of 24 sa kanyang shooting, 58%. Si Pascal Siakam may 27 points, 8 rebounds nga ang kanyang inambag para sa Toronto Raptors. Ang sumunod nga na player na may double digit scoring sa kanila ay si OG Anunoby with 13 points nga lang. So kinapus nga sila dito at natalo nga sila offensively ng Chicago Bulls. At para naman sa ating next game, nagharap nga ang Cleveland Cavaliers at ang Oklahoma City Thunder. Ang Cleveland Cavaliers ay pinalad niya na manalo. Tinambakan nila ang Oklahoma City Thunder at tinalo sa score na 129-102. Si Colin Sexton na kanilang young superstar or future superstar ay may 27 points nga. Sumunod naman dyan, si Torian Prince with 22 points. Si Darius Garland din na isang young player ng Cavs ay may 21 points. Si Kevin Love nag-drop ng 18 points at si Isaac Okoro ay may 15 points nga. So kagaya ng Chicago Bulls, mainit din itong Cleveland Cavaliers sa kanilang opensa. At para naman sa kanilang kalaban na Oklahoma City Thunder, ang scoring leader nila ay si Ty Jerome with 23 points. Sumunod itong si Theo Maledon na may 14 points. At si Moses Brown naman ay may 13 points. So itong Oklahoma City Thunder ay meron lamang 13 attempts sa free throw line kumpara man sa Cleveland Cavaliers na may 24 points at 20 shots ang kanilang nashoot mula sa free throw line. So 83% sila, ang OKC ay 69% naman. So nag-take advantage ang OKC sa mga free throw na ibinigay sa kanila at nanalo nga sila doon. At sa ating next game naman, ang Los Angeles Lakers at ang Miami Heat ay nagharap nga. So sa laban nga nito ng Lakers ay babalik na nga si Andre Drummond. Kaso nga lang, hindi nga sila pinalad at hindi nga natulungan ni Andre Drummond ang kanyang Lakers team na makuha ang panalo against dito sa Miami Heat. Dahil nanalo nga ang Heat 110-104. Ang nanguna para dyan, syempre, ang kanilang superstar na si Jimmy Butler na may 28 points, 7 rebounds, 5 assists at 3 steals. 8 out of 11 nga siya sa kanyang field goal attempts, 72%. Ang sumunod na leading scorer nila ay itong na-injured niya na si Victor Oladipo na may 18 points. 5 out of 8 nga siya sa kanyang shooting. So napaka-efficient nga ng mga laruan ng Heat players ngayon kalaban nila ang Lakers. At ito nga rin si Tyler Hero ay may 15 points at 4 out of 5 nga siya sa kanyang 3-point shooting. Para naman sa Lakers, ang nanguna sa kanila ay ang kanilang shooter na si KCP na may 28 points at 6 out of 11 siya sa kanyang 3-point attempts. Sumunod naman sa kanila, itong si Andre Drummond with 15 points, 12 rebounds at 3 assists. Si Dennis Schroeder, 10 points nga lang ang kanyang in-score at 2 out of 12 nga siya sa kanyang field goal attempt, 16%. Pero meron naman siyang 14 assists na nakatulong panigurado sa Lakers team na ito. Kaso nga lang ay hindi sila pinalad na makuha ang panalong ito against dito sa Miami Heat. At sa ating next game naman, ang Milwaukee Bucks ay nakaharap nga ang Dallas Mavericks. So napaka-exciting lalaban na ito. Pero ang Dallas Mavericks ay nakuha ang panalo 116-101. So 15 point difference ang nakuha ng Dallas Mavericks. Ang nanguna sa kanila ay ang kanilang superstar na si Luka Doncic na may 27 points, 9 rebounds at 9 assists. Si Kristaps Porzingis din ay nag-ambag ng 26 points, 17 rebounds at 4 out of 7 siya sa kanyang 3 point attempts. Sumunod naman sa kanila ay itong si Josh Richardson with 14 points. At para naman sa Milwaukee Bucks na walang Giannis Antetokounmpo, si Dante DiVincenzo ang nangura nga para sa kanila with 22 points. Sumunod sa kanila dyan, itong si Bobby Portis with 20 points. At si Brook Lopez ay may 16 points. Si Chris Middleton ay 6 out of 27, 22% sa kanyang field goal percentage at 14 points lamang ang kanyang na-score. So bad shooting night nga ang nangyari dito kay Chris Middleton at negative 24 nga siya sa kanyang plus minus.
At para sa ating next game, nagharap nga ang Detroit Pistons at Sacramento Kings. Ang Detroit nga, pinangunahan nga neto ni Corey Joseph with 24 points, 10 out of 14 sa kanyang field goal attempt, 4 lang namin tease. Sumunod naman sa kanya, itong si Isaiah Stewart with 16 points, 8 out of 10 ang kanyang field goal. So napaka-efficient na itong Detroit Pistons at nakuha nila ang panalo 113-101. At para naman sa leading scorer na itong Sacramento Kings, pinangunahan nga sila na itong kanilang future superstar na si De'Aaron Fox with 23 points, si Buddy Hield merong 15 points, at pati na rin itong si Holmes ay may 15 points nga rin na inambag. Kaso nga lang hindi yung naging sapat para makuha ng Kings ang panalo against dito sa Detroit Pistons. At ang ating sumunod na matchup, ang Utah Jazz at ang Portland Trail Blazers ay nagharap nga. So 2 top teams sa Western Conference ay nagharap ngayong araw na ito. Pero sa huli nga ay Utah Jazz ang nagugi at nakuha ang panalo 122-103. Sa first half nga, dikita na ang laban. Pero sa third quarter, nagiinit nga ang Utah Jazz at yun. Tinambakan na nga nila ang Portland Trail Blazers sa third quarter pa lamang at hindi na nga sila nakahabol sa fourth quarter. Pinaunahan sila ng kanilang superstar na si Donovan Mitchell with 37 points, 5 rebounds at 4 assists. Si Rudy Gobert merong 18 points tapos 21 rebounds ang kanyang stats laban sa Portland Trail Blazers. At ang nanguna naman para dito sa Portland ay itong si Damian Lillard with 23 points. Sunod niyan si CJ McCollum with 19 points at si Norman Powell with 13 points. So malamig nga ang opensa na itong Portland Trail Blazers against dito sa magaling sa depensa na Utah Jazz. Si Damian Lillard at itong si CJ McCollum parehas nga 8 out of 21 sa kanilang field goal attempt at 38% lamang ang kanilang percentage. Kaya nga't natalo nga ang Portland dahil walang opensa ang gumagana sa team nila. At para nga sa ating last game of the day, isa na namang star-studded matchup. Top team sa Western Conference, ang Los Angeles Clippers at ang Phoenix Suns. So napakaganda nga ng laban nila first to fourth quarter. Kaso nga lang, last 4 minutes sa fourth quarter, ang Clippers ay nag-take over na nga para makuha ang panalo 113-103. Nangunan sa kanila, etong si Paul George. Grabe nga ang laruan ni Paul George ngayon with 33 points, 3 rebounds, 2 steals. Siya nga ay 7 out of 9 sa kanyang 3-point attempt, 2 lang ang mintis, 77% at 12 out of 19 sa kanyang field goal attempts. Si Kawhi Leonard, 27 points, 5 rebounds at 5 assists. At idagdag na rin natin dyan ang isang poster dunk against DeAndre Ayton. Si Rajon Rondo, maganda rin ang nilalo para dito sa Clippers, ang bago niyang team. Siya ay may 15 points, 9 assists at 3 out of 4 nga siya sa 3-point line. Para naman sa Phoenix Suns, ang leading scorer nila ay ang kanilang superstar na si Devin Booker. Meron siyang 24 points, 3 rebounds at 3 assists. Sumunod si Mikal Bridges with 20 points at si DeAndre Ayton ay may 18 points nga at 10 rebounds. So sa panalong ito ng Clippers ay nanatili nga sila sa third spot sa Western Conference at lamang nga sila ng isang game against sa Denver Nuggets. So yun nga guys, ang mga nangyari at ang game recap natin sa buong araw na ito. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!